Tayo po ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal. Nahabag ka po sa amin na mga lumayo sa Diyos at namuhay sa kasalanan. At noong kami naging mga kaaway ng Diyos dahil sa aming mga kasalanan, kinuha ni Jesus ang sumpa at kahatulan na nararapat ay sa amin at iniligtas kami ng walang anumang bayad. Kaya't nagpapasalamat po kami, nagpupuri at niluluwalhati ang aming makalangit na Ama para sa lahat ng biyayang ito ng pagliligtas sa amin at ginawa kaming mga anak ng Diyos at binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin ng mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon na magtipon sa harap ng Panginoon upang pag-aralan ng salita ng Diyos at mag-fellowship sa banal na kawan kasama ang Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin ngayon. Naway alagaan ng Panginoon ang bawat isa, mapanatili ang bawat kaluluwa sa pamamagitan ng mahabaging kamay ng Diyos at puna ng mga pangangailangan ng bawat isa ng masaganang biyaya at buhay at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Panginoon ang nangangalaga ng maraming mga churches sa buong mundo at sa mga brothers at sisters na nag-iingat ng pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa mga kahirapan. Pagkalooban mo po sila ng biyaya na nararapat sa kanila upang walang sino man ang matisod. Pakiusap, gabayan mo po sila upang mabuhay sila ng isang karapat-dapat na buhay sa pananampalataya. Naway panumbalikin mo po, Panginoon, ang kalusugan ng mga may sakit at sa mga sinusubok sa kanilang mga puso at sa mga nasa kahirapan. Naway aliwin sila ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong salita at gawin silang higit na buo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ng mga salitang kinakailangan namin sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan, gabayan mo po kami upang maunawaan at malaman namin ang iyong mga salita at ang iyong banal na kalooban na nais mong ihayag sa amin ngayon. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa Biblia, Efeso, chapter 2, basahin natin ang Efeso chapter 2, verse 8 at verse 9. Sa bagong tipan po, Efeso chapter 2, verse 8 at 9. Babasahin ko po. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Bagaman hindi pa rin po tapos ang corona pandemic, matagumpay nating nakumpleto ang 7 batch ng summer retreats nang walang anumang problema sa tulong po ng Diyos. At natapos natin ng maayos ang fall retreat sa biyaya din po ng Diyos. Sa fall retreat, kasama na ang lahat ng mga volunteers. Nasa mahigit sa 7,000 na mga tao ang nagtipon at nakinig ng salita. At nasa 600 katao din po ang nabautismuhan. Muli, maraming mga tao ang nanalangin at gumawa ng magkakasama at kasamang kumilos po ang Diyos. At maraming mga kaluluwa ang bagong naligtas. Kung kaya napakasaya po natin at tayo ay nagpapasalamat po sa Diyos. Sa
Sa Lucas, Kapitulo 15, sinabi ni Jesus, "Sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawala ng isa sa mga iyon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan, at kapag natagpuan niya, pinapasa niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, 'Magkigalak kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo na magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Nagagalak ang Diyos kapag ang isang makasalanan ay naligtas. Kaya sinasabi ng Biblia, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Sapagkat pinahahalagahan ng Diyos ang kaluluwa ng isang tao kaysa sa buong mundo. Upang mailigtas ang kaluluwang iyon, isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa mundong ito sa anyo ng isang tao. Kinuha niya ang mga kasalanan ng buong sanlibutan at kinuha ang sumpa at kahatulan na nararapat sa mga makasalanan. At siya ang namatay sa halip na tayo. Idinanak ni Jesus ang kanyang mahalagang dugo upang hugasan ang ating mga kasalanan magpakailanman. Ito ay espesyal na pag-ibig, biyaya at himala ng Diyos na naligtas din tayo sa gitna ng mga nakaunawa at naniwala sa biyayang iyon. Bagaman napakaraming tao sa mundong ito, subalit kakaunti lang ang mga naligtas. At muli, sa Hebreo Kapitulo 2, Talatang 3, dakilang kaligtasan. Ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos ay higit na dakila at kamangha-mangha. Dahil natanggap natin ang napakadakilang kaligtasan ito, tayo ay nagagalak at nagpapasalamat at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At nais nating ipahayag ang ebanghelyo sa mga hindi paligtas upang sila ay maligtas. Nagsusumikap tayo makapagligtas ng isang kaluluwa kahit pa ang kapalit nito ay ang ating oras, pera, pagpapagal at kung kinakailangan ang ating pong buhay. At ito po ay natural lamang. Sinabi ni Pablo, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Hindi siya kahabag-habag dahil nakagawa siya ng kasalanan. Ito ay isang kasalanan sa paningin ng Diyos kung hindi natin ginagawa ang pinakamagandang gawain, ang gawain ng pagliligtas ng ibang mga kaluluwa. Kaya nagpapagal tayo at nagsasakripisyo upang mailigtas ang ibang mga kaluluwa. At kapag ang isang tao ay naligtas, ang Diyos ay nalulugod. At sa kaparehong oras, tayo ay lubos din po tayo na nalulugod. Ayon sa Unang Pedro, Kapitulo 1, Talatang 8, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Tayo ay labis na nagagalak dahil sa ating mga kaluluwa ay naligtas. Kaya sa mga gawa, Kapitulo 16, si Apostol Pablo ay nagtungo siya sa Filipos upang mangaral. Siya ay dinakip ng kanyang mga kaaway, hinubad ang kanyang mga damit, binugbog, tinalian ang kanyang mga kamay ng mga kanikala, at ibinilanggo sa malalim na bilangguan. Subalit sa bilangguan, siya ay nananalangin at tumaawit sa Diyos. Kaya't ang bantay sa bilangguan at ang kanyang buong sambahayan ay naligtas at sila ay labis na nagalak. Ang Diyos at tayo na mga naligtas ay labis rin na nagagalak. Happy day when Jesus washed my sins away. Hindi natin makakalimutan ang araw na iyon. Ano ang mangyayari kung malilimutan ng isang ligtas ang kanyang kagalakan at pasasalamat? Siyempre po, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Subalit hindi sila makakapamuhay sa kanilang Christian life ng maayos. Iniligtas tayo ng Diyos na nakaugat sa kanyang pag-ibig. Ang ating motivation sa Christian life bilang born-again Christian
ay nagmula rin sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Naligtas tayo sa gayong malaking biyaya at may malaking pasasalamat upang tayo ay mabuhay para sa Panginoon, lumalayo sa mga kasalanan ng sanlibutan, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Gayun din po, ang dahilan kung bakit magagawa nating magsakripisyo ng anumang bagay para sa ibang espiritu, ito'y dahil sa kagalakan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos na bumago sa atin. Kung ang kagalakan ni mawala, hindi ninyo magagawang maipagpatuloy ang inyo pong Christian life. Kung ang pasasalamat at kagalakan ay mawala, ang inyong mga mata ay magliliwanag sa mga makamundong bagay gaya ng mga hindi ligtas at hahangaan po ninyo ang sanlibutan. Maharing sabihin po ninyo na paano kung mabibigyang lugod ang aking laman? Mahari kayong mahulog sa kalagitnaan ng kabalintunaan. Ang taong ligtas ay nag-iisip kung paano mabibigyang lugod ang Diyos, kung paano mabibigyan ng pasasalamat at kaluwalhatian ng Diyos, kung paano susuklian ang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. At sa pamamagitan ng ganitong kaisipan, nagsisimula po ang ating Christian life. Kaya, para sa mga bagong naligtas, patuloy kong ipinapangaral mula pa noong nakaraang linggo ang may pamagat na ang dakilang kaloob ng Diyos sa tao. At nais ko po itong ibahagi ngayon na may kaparehong pamagat, ang dakilang kaloob ng Diyos na ibinigay sa tao, ang pinakadakilang kaloob. Kayo ay masaya kapag kayo ay nakakatanggap ng regalo mula sa iba. Mayroong kasiyahan kapag ang mga magulang ay nagbibigay ng mabuting regalo sa kanilang mga anak. At kapag may isang tao na mas mataas sa iyo dito sa mundo o isang espesyal na tao ay nagbigay sa iyo ng isang mahalagang regalo. Halimbawa, ang presidente ng isang bansa ay nagbigay ng regalo sa isang tao, o di kaya ay ang hari na nagbigay ng espesyal na regalo sa mga hamak na tao. Ito ay kamangha-mangha. Ngayon, ang Diyos na may likha ng sansinukob ay nagbigay at inibig ay nahabag at inibig ang mga makasalanan na nabubuhay sa kanilang kasalanan na inilalarawan po ng Biblia bilang isang uod, kaya ibinigay niya ang dakila at kamangha-manghang kaloob ng kaligtasan. Ito ay lagpas sa ating kaalaman upang maunawaan ito. Subalit, ito ay hindi maitatangging katotohanan. Kaya natanggap nila ang kamangha-manghang kaloob na ito. Subalit, malilimutan nila ang tungkol dito kung hindi nila alam kung gaano kahalaga ang kaloob na ito. Kung ang isang tao ay itinago ang isang regalo na hindi nalalaman kung gaano ito kahalaga at kung para saan ito, ang regalo ay mawawala ng kabuluhan. Gayunpaman, dapat nating muling gisingin ang biyaya ng kaligtasan na natanggap natin at palagi itong panatilihin na may naguumapaw na pasasalamat at kagalakan. Sapagkat ito ang naguudyok po sa atin pong buhay Kristiyano. Tingnan po natin sa Aklat ng Mga Awit, sa chapter 107. Tingnan po natin, Mga Awit 107. Awit 107, chapter 107, verse 2 hanggang verse 3. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway at tinipon mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran, mula sa hilaga at mula sa timugan. Mga tinubos ng Panginoon. Ang salitang ito ay naisulat mahigit 3,000 taon na ang nakakalipas. Pagkatapos ito rin ay para sa mga nakaunawa ng biyaya ng kaligtasan na mula kay Hesukristo. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon, ano ang dapat nating sabihin? Na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway. Ang kaaway ng Diyos ay si Satanas, ang Diablo. Alam po ninyo ito, tama po ba?
Ang nahulog na anghel, si Lucifer, ay naging diablo at siyang kumakalaban sa Diyos. Ang salitang Satanas ay kaaway ng Diyos. At ang kaaway at kalaban ng Diyos ay siyang nagsisikap na ihiwalay tayo mula sa Diyos, sumisira sa atin at wawasak sa atin. Kaya, at tinipon mula sa mga lupain, mula sa silangan, at mula sa kanluran, mula sa hilaga, at mula sa timugan. Sinabi po ng Diyos sa mga awit, sa chapter 50, verse 5, tipunin mo sa akin ang aking mga banal. Dito tayo po ay nagkakatipon. At bakit tayo nagkakatipon? Tayo ay nagkakatipon dahil tayo ay mga naligtas. Ito ay dahil mayroon tayong parehong pananampalataya at pag-asa. Tayo ay nagkakatipon dito dahil nakamit natin ang parehong pag-ibig, buhay at walang buhay na walang hanggan mula sa Diyos, at dahil mayroon tayong isang layunin ng buhay. Kaya ang maaari nating sabihin na ang Diyos ay tinubos tayo at iniligtas tayo mula sa kaaway at tinipon tayong lahat mula sa silangan, kanluran, hilaga at timugan. Sa ikalawang Tesalonica chapter 2 verse 1, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Ang kapatiran na nauna at lahat ng mga kapatiran na naligtas pagkatapos nila at ang mga kapatiran na ngayon ay naglilingkod sa Diyos pagkatapos ng kaligtasan ay magkakatipong lahat ng sama-sama sa harap ng kaluwalhatian ng Panginoon sa araw ng ikalawang pagdating ni Jesus. At ito ay magiging isang napakalaking pagtitipon. Ang mga anghel sa langit ay magpupuri sa biyaya at kaluwalhatian ng Diyos. Hindi magtatagal ay darating na ang oras na ito. Gaano ninyo iniisip ang biyaya na ito? Na naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at nakatanggap tayo ng kaligtasan at tayo ay nakikibahagi sa banal na kapulungan ito? Ano ang iniisip ninyo patungkol dito? Ito ay dakilang biyaya na hindi natin kaya pong isipin. Ang dahilan kung bakit ang mga tao dito sa mundo ay pinanganak at nabubuhay sa kanilang katawan, sa katunayan ay dahil sa layunin ng Diyos at nabubuhay tayo na kinalilimutan ang tungkol sa biyaya ng Diyos na nagbigay ng buhay, hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. Ang ating katawan ay binigyan rin ng sikat ng araw, ulan at ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang nagbibigay at tayo ay nabubuhay, kumakain at humihinga ayon sa mga bagay na Kanyang ibinigay. Ito rin ay biyaya ng Diyos. Subalit hindi lamang pagpapalang ito ang nais niyang ibigay sa ating katawan upang makapamuhay ng maayos sa mundong ito, kundi buhay na walang hanggan. Inilagay niya tayo, iniligtas niya tayo upang gawing mga tao at mga anak ng Diyos. Upang kunin tayo sa Kanyang kaharian at mabuhay magpakailanman kasama ang Diyos at ang Kanyang biyaya. Kaya kapag pinag-iisipan natin ang dakilang kaligtasan na natanggap po natin, nalalaman natin kung gaano kadakila, kamangha-mangha ang kaligtasan pong ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng higit pa sa Biblia, kaya nabubuhay tayo sa ating tapat na buhay Kristiyano, hindi dahil sa sumubok tayong tumanggap ng kaligtasan na pumasok sa langit, kundi tanging mga ligtas na Kristiyano lamang ang makakapasok sa langit. At dahil tayo ay nagpapasalamat at nagagalak, naiingatan natin ang ating natitirang pang buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos upang masuklian ang Kanyang biyaya. Kaya sa mga awit, chapter 107, verse 8, purihin nila ang Panginoon dahil sa Kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa Kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. Tapat na pag-ibig. Ito ay tapat na pag-ibig, ang sumisimbolo sa pag-ibig ng Diyos, na siyang may pag-ibig para sa atin at ang Kanyang biyaya, dahil sa Kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. Tunay nga na ang kahangahangang gawa ng Diyos ay para sa atin. At lahat ng Kanyang nagawa ay hindi natin kayang isipin, hindi natin masukat. Ito po ay hindi pangkaraniwan. At ang pinaka kamangha-manghang nagawa ng Diyos para sa anak ng tao ay ang pagsugo niya ng Kanyang bugtong na anak dito sa mundo. Kaya sa halip, ang Kanyang anak ang namatay para sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan, para sa akin, sa iyo, para sa atin. Ang dumanak na dugo ang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman.
At ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pag-asa tungo sa walang hanggang buhay at pag-asa tungo sa kaharian ng Diyos. Hindi ba't kamangha-ha, kahanga-hanga ito at kamangha-mangha? Ang kahanga-hangang biyayang ito na hindi natin masukat o mabilang gamit ang ating kaisipan. Kaya sinabi na purihin nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahanga-hangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. Kaya nga sa mga awit, chapter 107, sa kanyang kahanga-hangang gawa sa tao ay apat na beses na inulit. Kaya sa pamamagitan ng kanyang salita, kailangan nating patuloy na maunawaan ang dakilang biyaya at ang kahanga-hangang pag-ibig at maunawaan kung gaano kalaki at nakakasurpresa ang biyaya ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, sa Colossians 1 verse 6, kahit na naunawaan na natin ito, subalit hindi pa rin natin nalalaman kung gaano kalaki at kahanga-hanga ang kaligtasan. Nalalaman natin na ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, subalit hindi natin alam ang taas, lalim, haba at luwang ng kanyang pag-ibig. Kaya sa Efeso, sa chapter 3, verse 18 to 19, magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Habang higit natin itong nauunawaan, tayo napupuno ng pasasalamat at kagalakan at maaari tayong mapuno hanggang sa sukat ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Kaya una, kailangan nating malaman kung ano ang malaki at kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Kailangan nating malaman kung gaano kamangha-mangha ang ganito kadakilang kaligtasan. Hindi lamang dapat nating purihin ang Panginoon para sa mahalagang bagay na ginawa niya para sa atin, kundi magbigay din ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya ano po ba ang kaligtasan? Kung dapat kong ipaliwanag ang kaligtasan, sinabi ko na ito sa inyo noong nakaraan, ang katotohanan ng pagiging ligtas ay hindi isang bagay na simple lang. Mayroon itong kasamang masaganang biyaya. Masaganang biyaya. Tumanggap tayo ng regalo. Ngunit ang regalo ay hindi isang bagay na simple. Ito ay isang kamangha-manghang regalo. Isang koleksyon ng kamangha-manghang regalo. Kapag nakita natin kung ano ang regalo na natanggap natin, ito ay isang koleksyon ng maraming bagay. Ang regalo ay hindi lamang naglalaman ng isa, kundi maraming bagay. Ang napakadakilang regalo na ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi isang simpleng regalo. Kaya ang unang kahulugan ng kaligtasan ay una, ibig sabihin nito ay kapatawaran ng kasalanan. Sa Efeso chapter 1 verse 7, sa kanya mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya ano ang unang naunawaan natin nang tayo po ay naligtas? Kung tatanungin ang isang tao kung bakit siya natutuwa, sinasabi nilang masaya lang sila nang walang dahilan. Gayun din sinasabi nila na naranasan daw nila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at higit pa. Ang mga yun po ay hindi kaligtasan. Bagaman mayroon ka ng lahat ng bagay, kung wala kang katubusan ng kasalanan, ay wala rin kaligtasan. Kaya bagaman hindi mo alam ang ibang mga bagay, ngunit sumasampalataya ka sa katotohanan na si Jesus ay namatay sa halip na ako at nagdanak ng dugo at pinatawad ako magpakailanman, yan ang kaligtasan. Kaya sa Lucas 1 verse 77, kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kaya gayon din sa Hebreo 9:22, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya ang buhay na walang hanggan ay dapat mamatay. Ang buhay na walang kasalanan ay dapat na mamatay sa halip na ang mga makasalanan at magdanak ito ng dugo. Kaya tanging ang dugo ni Kristo ang daan tungo sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kung walang kapatawaran ng mga kasalanan, wala pong kaligtasan. Ako rin po ay naligtas. At ito ay noong ika-anim na pong taon na po ngayon. Noong October 30, 1962, mga alas 8 ng gabi.
Kaya ano ang natutunan ko mula sa Biblia? Ang katotohanan na ang Panginoon ay nagdanak ng kanyang mahalagang dugo para sa akin at ang mga kasalanan ko ay napatawad na magpakailanman. Naunawaan ko po ito ng araw na iyon. Wala po akong ibang alam noon. Ang mga kasalanan ko magpakailanman, ang mga kasalanan ko sa nakaraan, kasalanan na nalalaman ko at ang mga kasalanan na hindi ko alam, ang mga kasalanan ko sa hinaharap hanggang sa kamatayan, ang mga kasalanan ko ay napatawad magpakailanman sa krus at naniniwala ako sa katotohanan ng iyon. Wala po akong ibang alam. Subalit sobrang saya ko at nagpapasalamat sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus, tayo ay tiyak na makakapunta sa langit. Ang dugo ni Jesus ay higit na dakila kaysa mga kasalanang nagawa ko. Kaya kahit na ito ay mahugasan, kahit na ito ay maghugas ng kasalanan magpakailanman, ang dugo ay labis na sapat. Nag-uumapaw ang pasasalamat ko at saya. Kaya habang nag-aaral ng Biblia, naunawaan ko na iyon ay kaligtasan. At ito ang pagiging ligtas sa loob ng isang koleksyon ng lahat ng mga pagpapala na nais na ibigay ng Diyos sa atin. Kaya ang una, natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan. Natanggap natin ang walang hanggang katubusan ng mga kasalanan. Si Jesus ang nagbigay ng walang hanggang handog. At ang dugong iyon ay tinitiyak. Ang walang hanggang katubusan. At ngayon, bilang isang tagapamagitan na nagtubos ng mga kasalanan sa harapan ng Diyos, nananalangin pa rin siya para sa atin, hindi po ba? Kaya ang una ay katubusan o kapatawaran ng kasalanan. At sunod, ang ikalawa ay nang sumampalataya tayo na ang katubusan ng mga kasalanan ay tinapos ni Jesus, iyon ang sandali na tinitingnan ng Diyos ang ating pananampalataya bilang katwiran. Kaya pangunahing dahilan kung bakit nakagawa ng kasalanan si Adan, sabi ng Diyos, malaya ka makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain sapagat sa araw na ikaw ay kumain na yun ay tiyak na mamamatay ka. Huwag kang kakain sapagat sa araw na ikaw ay kumain ay tiyak na mamamatay ka. Sabi ni Satanas, kainin mo, tiyak na hindi ka mamamatay. Hindi lamang hindi kayo mamamatay, kundi mabubuksan ang inyong mga mata at kayo magiging kagaya ng Diyos. Si Eva ang unang natukso at pagkatapos ay ibinigay niya ito sa kanyang asawa. Kaya pareho silang nahulog sa tukso ni Satanas. Ano ang unang dahilan? Hindi sila naniwala sa salita ng Diyos. Kaya kahit anong gawin ni Satanas para tuksoin sila, o kahit na ang kanyang asawa ay kinain na ito at ibinigay ito sa kanya, kung naniniwala siya na sinabi ng Diyos na mamamatay siya pagkatapos niya itong kainin, paano niya ito magagawang kainin? Kaya sabi ng Diyos kay Adan, kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? Nakinig ka dapat sa akin. Bakit ka nakinig sa iyong asawa? Ang hindi paniniwala ang pangunahing dahilan ng kasalanan. Kaya nang dumating ang Espiritu Santo upang sawayin ang kasalanan sa Juan 16 verse 9 tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa tanging pangalan ng anak ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Juan chapter 3 verse 18, ang sumampalataya ay hindi hinahatulan at ang sumasampalataya ay hindi hinahatulan at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya. Kasalanan ang hindi pagsampalataya. Kaya nang sumampalataya tayo na ang dugo ni Jesus ang tumubos sa ating mga kasalanan magpakailanman, nang sumampalataya tayo sa biyayang ito ng Diyos, nakita ito ng Diyos bilang katwiran. Hindi tayo naging matuwid dahil sa mabubuti nating ugali at dahil sumunod tayo sa mga utos. Kaya sa Isaiah chapter 64 verse 6, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Ang katwiran ng tao ay pagkukunwari at mayroon tayong kasuotan, ngunit marumi. Hindi tayo makakatayo sa harap ng Diyos na suot ang mga kasuotang iyon. Kaya, nang sandaling sampalatayanan natin na ang dugo ni Jesus ang tumubos ng ating kasalanan, ang ating pananampalataya ay itinuring na katwiran. Kaya sa Roma 4, talatang 4, ngayon sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi isang talagang nararapat. At tinatawag na matuwid, matapos gumawa ng matuwid na gawa, ito ang bagay na makukuha mo matapos ang paggawa. Ngunit para sa mga hindi gumawa at hindi gumawa ng bagay na matuwid, kaya sa Roma chapter 4 verse 5, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuring na katwiran.
kaya ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katwiran. Sa Roma 3:24, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Ang tinubos at pagiging matuwid ay medyo magkaiba. Ang katubusan ng kasalanan, ibig sabihin na ang ating mga kasalanan ay natubos na magpakailanman. At sa gayon, tinitingnan din tayo ng Diyos na parang mga tao na hindi nakagawa ng anumang kasalanan. Kaya tayo po ay malinis. Sinasabing ginawa tayo ng Diyos na banal magpakailanman. Subalit ang katwiran ay ang pagkakilala bilang nakasunod sa kautusan ng ganap. Hindi ho ba ito'y kamangha-mangha? Naging makasalanan tayo kay Adan bago pa tayo nakagawa ng kasalanan. Sa Roma 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayun din, sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Tayo ay naging makasalanan sa kanya na nakagawa ng kasalanan kay Adan. Ngayon, tayo ay naging matuwid dahil sa pagsunod naman ni Jesus sa halip na tayo. Ang paraan ng pagbibilang ng Diyos ay iba sa atin pong iniisip. Kaya, naging matuwid tayo nang walang anumang pagsusumikap. Naging matuwid tayo na tao kay Jesus katulad ng pagiging makasalanan natin noon kay Adan. Nasunod ni Jesus ng perpekto ang kautusan sa halip natin. Walang anumang nilabag siya sa kautusan, ang katwiran ng Panginoon ay nagiging atin ngayon. Kaya sa Roma 4:25 na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay ibinigay sa kamatayan dahil sa ating kasalanan at tumanggap ng kahatulan at ng sumpa. At muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Kaya tinampo natin, tinubos ni Jesus ang ating mga kasalanan. Kaya siya na muling binuhay ay naging ating katuwiran. At ang ating katuwiran ay perpekto. Kaya tumanggap po tayo ng katuwiran. Ang ibig sabihin ng magkamit ng kaligtasan ay tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan at katwiran. Kasunod, sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Ano po ang patay sa mga pagsalansang at mga kasalanan? Ito ay ang kaluluwa. Si Adan ay namatay ng araw na sumuway sa salita ng Diyos. Ano po? Ang kanyang katawan ay namatay ng panahon na siya ay matanda na. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay namatay ng araw na iyon. Ang salitang namatay ay pagkaputol ng komunikasyon sa Diyos. Kapag ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan, hindi na siya maaari makipag-usap sa Diyos. Kaya dito po, maaaring ninyong marinig ang boses ko sa pamamagitan ng linya ng speaker na konektado sa mikropono. Ngunit kung ito ay putol, hindi ninyo maririnig ang mga salita ko. Sinasabi natin na ito ay patay. Kapag ang cable ng electronics ay putol, hindi po natin ito mabubuksan. Hindi po ito gagana. Sabihin natin na ito'y patay. Ito'y patay spiritually na ang tao ay walang connection sa Diyos spiritually. Dahil ang isang espiritu ay isinilang na patay sa patay na kalagayan na ang makasanlibotang tao ay sinilang bilang makasalanan. Isang patay na bangkay ang naglalakad sa paligid. Ito po ay tinatawag na zombie. Hindi po ba? Ito po ay nakakatakot? Ang mga hindi ligtas ay katulad po ng zombie. By the way, kapag ang kaluluwa na patay sa mga pagsalansang at mga kasalanan ay naligtas, siya ay nabubuhay. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. At sa Efeso 2 verse 4 hanggang 5, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ito ay ang maligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ang maligtas sa pamamagitan ng biyaya. At ang patay na kaluluwa na namatay sa mga pagsalansang at mga kasalanan ay binuhay niya. At ang taong naligtas ay parang patay na tao na nabuhay. Si Lazaro na apat na araw ng patay sa libingan ay nabubulok at nangangamoy na. Ngunit sinabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Kaya si Lazaro na nabubulok at nangangamoy na matapos ang apat na araw ay tumayo at lumabas. Siya'y inyong kalagaan at hayaan ninyong makaalis.
Ipinaliliwanag ng Panginoon ang isang dramatikong eksena na binuhay niya ang kaluluwang namatay sa mga pagsalansang at mga kasalanan. Sa Juan 5:25, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Kapag ang kaluluwa na patay sa mga pagsalansang at mga kasalanan, ay narinig ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, ay nabubuhay. Kaya, sinasabi ng Biblia, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Kaya sa 1 Korinto 15:22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang mga namatay kay Adan, muli silang binuhay ng Panginoon kay Kristo kasama po natin. Kaya pinapangaral natin ang ebanghelyo at kapag ang kaluluwa ng tao ay naligtas, ang patay na tao ay nabubuhay. Kaya alam natin na ang isang tao na namatay sa sakuna, ngunit siya ay nailigtas at humihinga at buhay sa pamamagitan ng artificial na paghinga o mga emergency measures, ang mga tao ay maaaring magulat sila at pumalakpak sila. Ngunit mamamatay din siya kalaunan. Kung ang kaluluwa na namatay sa mga pagsalansang at mga kasalanan ay mamatay sa laman, siya ay mapupunta sa impyerno. Ang ikalawang kamatayan, mayroong kamatayan na ang kaluluwa ay namamatay at ang katawan ay namamatay. Ang ikalawang kamatayan ay ang kaluluwa at katawan ng taong hindi ligtas ay mapupunta po sa impyerno. Mayroong iba't ibang kamatayan. Ang lugar kung saan napupunta ang kaluluwa ng patay na tao ay sa impyerno. Kahit ang taong ligtas ay inihiwalay na nabubuhay na tao sa paningin ng Diyos. Ang kaluluwang patay dahil sa pagsalansang at kasalanan ay nabuhay. Kaya ang ibig sabihin ng maligtas ay nangangahulugan na nagkaroon ng buhay na walang hanggan. 5:24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakarinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sila na nakarinig ng salita at nakaunawa ng biyaya at sumasampalataya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sila ay nailipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sila ay naiingatan na mula sa impyerno patungo sa buhay na walang hanggan. At sila ay inilipat mula sa tren na papunta sa impyerno tungo sa tren na papunta sa buhay na walang hanggan. Kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kaya ang magkaroon ng kaligtasan ay ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sila na mga nagkaroon ng buhay na walang hanggan ay mabubuhay sa langit magpakailan paman. Kaya gaano nakakagulat ang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 10:28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Sabi ng ilang tao, kung gumawa ng mali ang mga taong naligtas ay mapupunta daw sila sa impyerno. Madali nilang sabihin ang salita dahil hindi po nila ito alam. May mga katulad ng salita sa Biblia ngunit hindi nila naiintindihan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi maaaring mapahamak. Sa Juan 10:28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Sa Juan 3:15, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang tao nagkaroon ng buhay na walang hanggan ay mapahamak muli, paano iyon magiging buhay na walang hanggan? Nakuha natin ang walang hanggang kasiguraduhan. Ngunit, kung ang kumpanya ay nagkamali, ang insurance contract ay terminated na, hindi ba? Nakuha natin ang eternal insurance na nahiingatan dahil ang kaligtasan ay tinupad sa pamamagitan ng kamatayan at ng muling pagkabuhay ni Jesus. Gaya sa Juan 10:29, ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Ang tao nagkaroon ng buhay na walang hanggan ay mayroong doble o tripling safety device. Kahanga-hanga po ito. Ang tao nagkaroon ng buhay na walang hanggan ay mabubuhay sa langit kasama ang Diyos magpakailanman. Ang tao nagkaroon ng buhay na walang hanggan ay pupunta sa kaharian ng Diyos, siya ay mabubuhay kasama ng Diyos magpakailanman. Kasunod po, pag-isipan natin ang pagiging naipanganak na muli. Sa Juan chapter 3 verse 3, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Talagang nagulat po si Nicodemo. Paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?
Iyon po ay bagay na imposible. At iniisip niya na siya ay may papanganak na muli. Kaya hayaan akong pumasok sa tiyan ng aking ina at ipanganak na muli. Ganun ba? Sinabi ni Jesus sa Juan 3 verse 6 hanggang 7, nang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Kaya kahit na may kapangyarihan tayong makapasok na muli at makalabas sa tiyan ng ating nanay, yun ay sa laman pa rin. Hindi iyon magiging espiritu. Kaya kahit na ikaw ay mabait sa ugali, mabuti ang iyong pagkatao, subalit iyon ay tanging sa laman, hindi sa espiritu. Kahit na ikaw ay dakila na ipinanganak sa laman, ikaw ay maipanganak na muli ay nangangahulugan na ikaw ay maipanganak muli bilang bagong buhay na hindi na mamamatay sa pamamagitan ng buhay ng Diyos. Ito ang maipanganak muli. Kapag may naliligtas, sila ay naipapanganak na muli. Kapag nagtatanong ako sa iba, napatawad ka na ba? Ah, opo, napatawad na. Ngunit nag-aalala ako sa kasalanan sa hinaharap. Ah, talaga ba? Naligtas ka na ba talaga? Siyempre po, dahil ako'y sumampalataya at tumanggap na ako, kaya't ako ay sumasampalataya. Sino po ang nagsabi sa inyo ng ganyan? Sabi po sa akin ng aming pastor, ikaw ba ay naborn again na? Pagkatapos siya ay sumagot na malalaman ko lang pagka namatay na ako. Kahit na ang mga ito ay pare-parehas lang ang ibig sabihin, kung sasabihin natin ako ay napatawad na at ako ay naligtas na, yun ay madaling maintindihan. Ngunit tatanungin natin sila, ikaw ba ay naborn again na? Kung gayon iniisip nila na napakahirap yun maintindihan. Nang ako po ay naligtas, sa tuwing sinasabi kong ako ay naligtas, sinasabi ng mga tao sa akin na ang yabang ko daw. Malalaman lang daw natin pagkamatay na natin. Paano ko daw nalaman yun? Paano mo nasabi na ikaw ay naligtas na? Kaya nang sabihin ko na ako ay naborn again, sila ay nagulat. Sabi nila, Diyos lang ang nakakaalam. Paano natin malalaman na yun? Hindi po nila maintindihan ang sinasabi natin. Naligtas na ako, napatawad ako, inaringganap ako. Ang aking espiritu ay buhay. Nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay pare-pareho lang ang kahulugan. Nagpakasal na ako o mayroon na akong asawa, ito po ay magkapareho lang. Subalit hindi po nila naunawaan dahil hindi nila alam ang kahulugan. Kaya sa 1 Pedro 1.3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Binigyan niya tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na kapatawaran ng ating kasalanan. Ito ang tubig at ang espiritu, kamatayan at muling pagkabuhay, kapatawaran ng kasalanan at bagong buhay. Dalawang bagay po, ang mga ito ay ginawa ng sabay. Naniniwala tayo sa katotohanan na ito, na sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Kaya ang dahilan kung bakit niya tayo ipinanganak kayo pang ibigay sa atin ng langit. Gaya po sa 1 Pedro 1.4, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Para sa mga born again, ang mga makamundong bagay ay nasisira at may dungis at kumukupas. Gayunman, muli niya tayong ipinanganak upang bigyan tayo ng walang hanggan at maluwalhating bagay. Tito 3 verse 5, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jesus ay namatay para sa atin, hinugasan niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo at tayo'y ginawang bago sa pamamagitan ng kanyang bagong buhay sa kanyang muling pagkabuhay. Ang dalawang bagay na ito'y ginawa po ng sabay. Kaya, ang pagkakaroon ng bagong buhay at ipanganak na muli ay magkapareho po ang kahulugan. Pagkatapos noon, dahil tayo ay ipinanganak na muli, ang mga taong naligtas ay ipinanganak bilang mga anak ng Diyos. At dahil tayo ay ipinanganak bilang mga anak ng Diyos, tayo ay naging kanyang mga anak. Kaya sa pisikal, naging anak tayo ng ating mga magulang, naging anak tayo ng ating ama at ina na nagsilang sa atin. Gayunpaman, nang tayo ay ipinanganak na muli, tayo ay ipinanganak bilang mga anak ng Diyos. Ipinanganak po tayo sa espiritual. Kaya sa Hebreo 12, talatang 9, bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat tayo'y lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay?
Kung gumawa tayo ng mali, maaaring parusahan tayo ng magulang at bigyan tayo ng aral. Kaya maaari nating subukang sumunod sa pisikal na magulang. Ngunit tayo, ipinanganak na muli sa espiritual. Ang Diyos ang Ama ng lahat ng espiritu. Bigyan man niya tayo ng disiplina o hindi, tayo ay nagnanais na sumunod sa salita ng Diyos. Kaya ngayon ang ating espiritual na amang Diyos ay naging ating ama ngayon. Tingnan po natin sa Juan chapter 1. Ebanghelyo ni Juan chapter 1. Verse 12. Ebanghelyo ni Juan chapter 1 verse 12 at 13. Babasahin ko po. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo kundi o hindi sa dugo sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. May taong mali ang pagkaunawa sa tumanggap. Kaya itinuturo nila na tayo ay dapat na manalangin ng pagtanggap. At pinasusunod sila ng ganito, Panginoon, binubuksan ko ang puso ko sa oras na ito upang tanggapin ang Panginoon. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko ang Panginoon. Naniniwala ako na ang Panginoon ay nasa akin. Naniniwala ako, amen. Sinasabi nila, natanggap po nila ang Diyos. Natanggap kaya nila ang Panginoon? Kaya tinatawag natin itong kaligtasan ng pagtanggap. Kaya napakarami pong peking taong ligtas. Noon, nang magdaos ako ng Bible seminar, isa pong brother ang nakaupo sa ibang pwesto ng mag-isa at nakipag-usap siya sa isang kabataan. Bigla, malakas niyang sinabi na siya'y naging brother na ngayon. Tinanggap na niya ang Panginoon ngayon. Pagkatapos niyang magpaliwanag ng sandali, ay hiniling niya na ang kabataan ay tumanggap. Opo, tatanggapin ko. At pagkatapos, ipinahayag nila na natanggap na nila ang Panginoon. Pagkatapos noon, hindi na siya nagsimba sa church na yun. Maaari bang? Maaari po ba na matiyak ng mag-isa ang kaligtasan? Hindi natin dapat tanggapin ang Panginoon sa ganitong paraan. Ang kahulugan ng pagtanggap ay kapag naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, at sumampalataya tayo na pinatawad na niya ang ating mga kasalanan. Ang Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa atin na sumampalataya. Kaya nang sandaling tayo ay sumampalataya, ang Espiritu Santo ay dumating. Nang tayo ay napatawad at naligtas, nakilala po natin ang personal ang Panginoon. At natanggap natin si Jesus sa ating puso. Ang ibig sabihin ng pagtanggap ay ang maunawaan. Maunawaan at sumampalataya sa biyaya na nagligtas po sa atin. Kaya nung oras na yon, natanggap natin ang Panginoon. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa kanila na sumampalataya sa Kanyang pangalan. Ano po ang kahulugan ng pangalang Jesus? Ibig sabihin ay kaligtasan. Opo, iyon ay kaligtasan. Ang kahulugan ng pangalang Jesus ay katulad ng Savior. Sa Mateo 1:21, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang kahulugan ng Jesus sa Mateo chapter 1 ay tagapagligtas. Kaya kapag tayo ay naniwala na iniligtas niya tayo, tinanggap natin ang Panginoon. Kaya sabi, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ibinigay niya ang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Makikita po natin na binigyan niya ng pribilehiyong maging mga anak ng Diyos o binigyan ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. Ang tunay na kahulugan ay talagang napaka-espesyal. Ito ay pribilehiyo. Anak ng hari ay prinsipe. Hindi siya pangkaraniwang tao. Ang prinsipe ay pinagsisilbihan bilang prinsipe at siya ay sinasanay upang pagtagal ay maging hari. Ito ay pribilehiyo at kapangyarihan. Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa kanila na sumasampalataya sa kanyang pangalan. Bakit ginamit ng Diyos ang salitang karapatan? Dahil ito ay isang pribilehiyo. Napakalaki ng kapangyarihang iyon. May panahon po na ang mga anak ng Pangulo ay may malaking kapangyarihan. Noong unang panahon, ang mga anak ng hari ay makapangyarihan din.
ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ay ang aking Amang Diyos. Amang Diyos, ang lumikha. Ang Diyos na iyon ay ang aking Ama. Kaya gaano ito katapang? Dapat po nating malaman na yung mga anghel ay hindi maaaring maging mga anak po ng Diyos. Kaya sa Job, sa chapter 11, tinawag bilang anak ng Diyos ang anghel. At sinasabi nila na ang anak na anak din daw ng Diyos ang anghel. Subalit, hindi po ito ang ibig kong sabihin. Sinabi rito na ang anghel ay nilikha bilang mga espiritual na nilalang bago pa man likhain ang tao. Sa gayon, tinawag ang anghel na anak ng Diyos. Pero sinabi po ni Jesus sa Juan chapter 10 verse 34, sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos?" Ibig sabihin, nang ipinanganak na muli ang isang tao, siya'y magiging isang tunay na anak ng Diyos din. Ang isang anghel ay wala ng pagkakataon pa matapos itong magkasala ng isang beses. Yung mga anghel, wala pong pagkakataong magsisi. Sapagkat si Jesus, siya ay hindi namatay para sa mga anghel. Hindi anak ng Diyos ang isang anghel. Kapag pinalayas na ang alipin, tapos na. Ngunit ang anak, kahit na siya pinalayas dahil sa kasalanan, maaari siyang bumalik sa kanyang ama. Ang layunin ng paglikha sa tao ayon sa larawan ng Diyos ay iba sa layunin ng paglikha sa mga anghel. Nilikha ang mga anghel mula pa sa simula bilang isang lingkod. Nilikha naman ang tao upang maging walang hanggang minamahal na kapareha ng Diyos, upang maging mga anak ng Diyos. Kaya, bagaman nakagawa ng kasalanan ng tao, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makabalik at binigyan tayo ng paraan upang maligtas. Kaya nga, isang pribilehiyo na maging anak ng Diyos. Isang pribilehiyo. Ito'y isang kamangha-manghang pribilehiyo. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa buong kalawakan ay siyang aking Ama. Isipin niyo po. Pumunta ako upang makita ang Niagara Falls sa US dahil isinama nila ako upang makita po ito. Alam niyo, ang Niagara Falls, sa isang panig, makikita mo ito mula sa teritoryo ng US at sa isang panig sa teritoryo po ng Canada. Pero may nagsabi nito, matagal na ang nakalipas na isang maliit na Asyano ang dumating sa Niagara Falls at sumigaw siya, "Narito ang anak ng may-ari ng Niagara Falls." Nagulat po yung mga tao at nagkukumpulan doon sa lalaking iyon para makita kung sino ang anak ng may-ari ng Niagara Falls. At sumigaw ang maliit na Asyano at sinabing, "Narito ang anak ng may-ari ng Niagara Falls." Sino po yun? Hindi po siya baliw. Siya po isang born-again Christian. Nagngangalang Uchimura Ganjo. Anak ba siya ng may-ari ng Niagara Falls o hindi? Opo. Tama po. Siya ang anak ng may-ari ng buong mundo. Anak ng Diyos na tagapaglikha na lumikha ng sanlibutan. Kaya nang marinig ko po yun, gusto ko rin sanang subukan. Ngunit hindi ko magawa dahil wala akong lakas ng loob. Marahil iisipin ninyong baliw ako kung ginawa ko yun. Paano nila malalaman yun? Sinabi ni Jesus na sambahayan ni Israel na siya ang anak ng Diyos. At sinabi nila, "Paano ka nangahas na sabihin ikaw ang anak ng Diyos? Ikaw ay lapastangan." Sinabi ni Jesus sa Juan 8:19, "Hindi nga ninyo ako kilala o ang aking Ama. Kung ako'y inyong kilala, ay kilala rin sana ninyo ang aking Ama." Bakit hindi alam ng sambahayan ni Israel na si Jesus ay anak ng Diyos? Dahil hindi nila nakilala ang Ama. Paano mo makikilala ang anak kung hindi mo naman kilala ang Ama? Tingnan po natin sa Unang Juan chapter 3. Sa bagong tipan po, Unang Juan chapter 3.
Verse 1. Basahin po natin, "Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito." Ngayon, sinabi ni Apostol Juan, "Masdan ninyo, masdan ninyo." Ito po'y anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos? Anong uri ng pag-ibig? Anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos? Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Ipinanganak tayong muli sa buhay ng Diyos at tinawag tayong mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Ibig sabihin, totoo yun. Naging mga anak tayo ng Diyos. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa sanlibutan ay ang aking Ama. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Paano nila tayo makikilala samantalang hindi nila kilala ang Diyos na ating Ama? Sa verse 2, "Mga minamahal," sabi dito, verse 2, "Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya." Siya'y ating makikita bilang siya. Mga anak tayo ng Diyos ngayon. At maging ang mga anak ng Diyos ay minsan napapagod, may sakit, dukha, at hindi pinapansin ng mga tao. Maging si Jesus na anak ng Diyos ay hindi pinansin ng mga tao ng Israel at iniwan at namatay siya sa krus. Paano tayo makikilala ng mga tao po ngayon? Kaya't hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ngunit iyak na mga anak tayo ng Diyos. Kahit tayo ay mahihirap at hindi tayo pinapansin ng mga tao, huwag pong mawala ng pag-asa. Tapos magsasabi, "Oh, nakakaawa naman ako. Ano po ba? Ano po bang problema?" Si Apostol Pablo, ang dakilang apostol, nasa kahubaran, gutom, puyat, madalas walang pagkain, giniginaw, di mabilang na pagkabugbog, maraming pagkabilanggo, malimit mabingit sa kamatayan. At nang siya'y pinagbabato hanggang mamatay, at itinapon siya sa labas, siya'y muling bumangon mula sa kamatayan at muling ipinangaral po ang Ebanghelyo. Maaari ba tayong magduda na tayo mga anak ng Diyos o sabihin, "Oh, gaano ako kaawa-awa dahil lamang tayo nagdurusa ng kaunti sa mundong ito kung saan si Jesus po'y pinabayaan?" Hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Ano ang mangyayari sa atin kung darating ang Panginoon ngayon? Tayo'y magiging katulad niya. Gaya ng isang nakakadiring uod na biglang naging paru-paro at lumilipad, papalayo. Ang hamak na katawang ito'y magiging isang maluwalhating katawan katulad ng Panginoon. Sa Filipos 3 verse 21, na siya magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Sa 1 Corinto chapter 15, kapag dumating ang Panginoon sa himpapawid, sa verse 52, ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Tayo ay babaguhin sa isang maluwalhating katawan tulad ng Panginoon. At mas maganda kaysa sa mga anghel. Hindi tayo makakapunta sa langit kasama ang katawang ito. Kung pupunta ka sa langit, ang mga puti ay puti din sa langit. Ang mga itim ay itim din sa langit. Ang mga asyano ay dilaw? Hindi. Kapag pumunta ka sa langit, mas magiging maganda ka kaysa sa isang anghel. Gaya ng babaeng ikakasal kay Jesus. Lahat po tayo. Kaya gaano po ito kaganda? Gaya ng Panginoong Jesus. Gaano po ito kaganda? Tayo pong lahat. Tayo'y magiging katulad niya sapagkat
siya'y ating makikita bilang siya. Kaya makikita mo ang Panginoon. Makikita mo ang Panginoon kapag ikaw ay naging katulad niya. Basahin din po natin ang sabay-sabay, verse 3. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sino mang may ganitong pag-asa? Anong uri ng pag-asa? Ang pag-asa tayo magiging katulad ng Panginoon sa pagdating ng Panginoon. Ang sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sino mang may ganitong pagnanais na maging katulad ng Panginoon, dapat malinis tulad ng Panginoon. Tingnan po natin sa Galatia sa chapter 3, verse 26. Sa bagong tipan po, Galatia chapter 3, sa verse 26. Verse 26, Galatia chapter 3. Chapter 3, verse 26. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ako ba'y naging anak ng Diyos? Paano naman? Hindi nyo ba nararamdaman? Sa tingin nyo may mali ba? Isipin nyo na lang na ako'y anak ng Diyos. Gaano ito kamangha-mangha? Ang mga anghel ay hindi maaaring maging mga anak ng Diyos. Kaya hindi nyo alam kung gaano tayo kinaiinggitan ng mga anghel. Hindi namatay sa krus si Jesus para sa mga anghel. Kapag minsan nagkasala ang mga anghel, sinasabi sa 2 Pedro chapter 2 na inihanda ng Diyos ang walang hanggang impyerno para sa mga anghel na nagkasala. Sinabi ng Diyos na itatapon niya sila sa walang hanggang kaparusahan. Wala po silang pagkakataong magsisi. Wala po silang pagkakataong maligtas. Hindi namatay sa krus si Jesus para sa mga anghel. Kaya silang mga naligtas, sila ang mga anak ng Diyos. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tingnan muli ang Galatia. Sa Galatia chapter 4, sa verse 6. Galatia 4 verse 6. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang Anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu Santo ng Kanyang Anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano ba ang Aba, Ama? Paano kung lumaki ng kaunti ang sanggol? Ano ang unang salita na sinasabi niya? Ina, Ama. Mama o Papa? Sinasabi ng ilang tao na binibigkas ng kanilang panganay na anak na lalaki sa unang pagkakataon ang Mama, Ina, Papa, Ama. Pagkatapos sinabi ng tatay, tingnan mo, tinawag akong Ama ng baby ko. Tinawag ako ni baby. Napakasaya. Sabi naman ng ina ng sanggol, hindi. Tinawag ako ng sanggol na ina, mama, kaya nag-aaway sila kung sino ang tinawag, ina ba o ama. Ito ang tunog ng buhay. Ang tunog ng buhay. Kahit na walang magtuturo doon sa sanggol, ang sanggol ay magsasabi ng aba, ama. Ayan po yun. Kaya kapag may naligtas, tinatawag nila ang Diyos na ama. Hindi tayo nahihiya na tawagin ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, oy, tinawag niya akong ama. At ang Diyos ay lubos na nalulugod. Kaya sinabi ni Jesus, sa Mateo sa chapter 6 verse 9, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ama namin na nasa langit, Ama namin, aking Ama at aming Ama. Si Maria Magdalena ang una nakakita ng muling pagkabuhay ni Jesus at kasama ang mga babaeng dumalaw sa libingan ng Panginoon. Sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena sa Juan 20:17, sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos, sa aking Ama at inyong Ama. Ito'y kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Sa aking Diyos at inyong Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos tulad ni Jesus.
Si Jesus po ay ang si Jesus ay ang naging panganay. At sa Roma chapter 8, sa verse 29, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ibig sabihin, bago namatay si Jesus sa krus, siya ang tanging anak. At pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, hindi na siya ang tanging anak. Kapag ang isang tao ay may iisang anak na lalaki, ang nag-iisang anak na lalaki ay tanging anak. Ito ay tinatawag na ang tanging anak, bugtong na anak. Ang muling nabuhay na si Jesus ay hindi ang tanging anak. Bakit? Marami sa kanyang mga nakababatang kapatid ang ipinanganak. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama at inyong ama. Sa aking Diyos at inyong Diyos. Hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Kaya pareho, ang Panginoong gumagawang banal at tayong mga ginawang banal ay pawang nagmula sa iisang ama. Ayon sa Juan 12:24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo'y mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Si Jesus ang bugtong na anak na bumaba mula sa langit patungo sa lupa at namatay. Nang ang bugtong na anak ay namatay, siya ay nagbunga ng maraming mga anak. Ang butil ng trigo at ang maraming mga trigong mula dito ay magkatulad na uri. Ito ang parehong trigo. Ibinigay ng Diyos ang buhay ng kanyang bugtong na anak upang tayo maging kanyang mga anak. Tulad ng kung paanong si Jesus ay anak ng Diyos, tayo rin ay mga anak ng Diyos. Kaya sa Roma 8:29, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Ito po ang tunay na nakamamanghang salita. Ang mga hindi ipinanganak na muli ay hindi maaaring maging mga anak ng Diyos. Kapag may isang taong nagpunta sa church, ipinipigit ang mga mata upang manalangin, sabi nila sa katabi, Ama naming nasa langit, salamat po, salamat po. Pagkatapos sasabihin niya, oh, sa palagay ko, lahat ng tao ay tinatawag ang Diyos na Ama. Kung ganun ang Ama na nasa langit ba, inyong Ama na rin? Sa Juan chapter 8, sinabi po ng mga Hudyo, ang Diyos ang aming Ama. Sabi po nila ito. Sinabi naman ni Jesus, hindi, ang Diyos ay hindi ninyo Ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami ipinanganak sa pakikiapid. Mayroon kaming isang ama, ang Diyos. Sa 1:8:44, kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Sinabi ng Panginoon, ayon sa inyong mga ginagawa, ang Diyos ay hindi ninyo ama, ang Diablo ang inyong ama. Ang ginagawa ninyo ay ang nais ng Diablo. Siya isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Paano ninyo magiging ama ang Diyos kung ang lahat ng ginagawa ninyo ay ginagawa ng mga sinungaling, mamamatay tao at ng Diablo? Hindi dahil tinatawag ng isang tao ang Diyos na ama ay naging ama na niya ang Diyos. Kung ang isang tao ay ipinanganak na muli bilang anak ng Diyos, kung ganoon ang Diyos ay naging kanyang ama. Ama naming nasa langit. Sabihin ng ama na nasa langit, halika dito anak ko. Alam po ba ninyo kung gaano kadakilang pribilehiyo para sa atin ang tawagin ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa bilang ating Ama? Kahit na ang mga anghel ay hindi matatawag ang Diyos na Ama, ang mga anghel po ay mga lingkod. Ngunit paano kaya kung ang isang alipin o lingkod ay nakita ang Panginoon at sasabihin niyang tatawagin niyang Ama? Sasabihin ng mga tao na nasisiraan na ba siya? Ganito po ang sasabihin nila. Ang Diyos po na lumikha ng langit at lupa ay naging ama. Kamangha-mangha po ito. Kaya tingnan po natin sa Mateo chapter 6. Verse 9. Manalangin nga kayo ng ganito, aming amang nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Aming amang nasa langit. Aming amang nasa langit. Tumatawag tayo sa ating ama na nasa langit. Ano po ang sunod? Ano po ang sunod na sinabi? Sambahin nawa ang pangalan mo. May nagsasabi, anong pangalan ng tatay mo? Pagkatapos sasabihin ng apelyido niya ay Kim at ang pangalan niya ay ganito at ganyan. Hindi nila pinaglalaruan ang pagtawag sa pangalan ng kanilang ama. Sa Korea po, ang apelyido at pangalan ng matanda ay binibigkas po yan ng magkahiwalay.
anong apelido o anong pangalan. Dahil labis po na pinapahalagahan ng mga tao ang pangalan ng kanilang ama. Kaya gaano kagandang pribilehyo at otoridad ang mayroon tayo na maging mga anak ng Diyos. Gayunman, mayroon tayong responsibilidad na pabanalin ang pangalan ng ama na yung ama nating nasa langit. Kapag may maling ginawa ang anak, sasabihin natin may isang tao na nakulong dahil nagkasala, dahil sa paggawa ng mabigat na kasalanan. Kung gano'n ano nga sabihin po ninyo, sino ang ama niya? Sikat na tao ang ama niya. Siguro ay nasa mataas na katungkulan siya. Ang sabihin ng isang tao, ngunit bakit makukulong yung anak niya? Kung titingnan po natin ang anak, siguro ang ama niya ganyan din. Baka ganyan din yung anak, yung ama niya. Bakit makukulong siya? Siguro ang ama niya ay ganyan din. Hindi po ba ganito ang sabihin po nila? Sa Ezekiel po, sa chapter 36, ang mga Israelita ay nagkasala laban sa Diyos at dinalang bihag sila sa Babylonia. Pagkatapos ito, ang lupain ng Israel ay winasak ng mga Hintil at ang mga Hudyo ay inalis sa bansang Israel. Sa mga Hudyo po, inalis ang bansang Israel sa mundo sa pamamagitan po ng pagpapako kay Kristo doon sa krus. Noong nagresulta ng paghihirap po nila, ang kanilang lupain ay naging basurahan at desyerto. Kaya ano pong sinabi ng mga Hintil? Bakit ang lupain ito ay naging ganito? Hindi ba't ang lupain ng Kanaan ay lupain na ibinigay ni Jehovah sa kanyang bayan noong unang panahon? Saan nagpunta ang mga tao na ito? Bakit ganito? Ang kanila bang Diyos ay patay na? Ang bayan po ng Israel ay nawasak dahil sa kanilang mga kasalanan at bilang resulta, ang pangalan po ng Diyos ay nadungisan. Kaya nang makita ng mga tao ang miserableng kalagayan ng mga Israelita, sabi nila, miserable ang kalagayan ninyo. Maaaring patay na ang inyong ama. Kaya nang winasak ang bansang Israel, ang pangalan ng Diyos ay napahiya. Ang bayan ng Israel ngayon ay pinanumbalik dahil hindi dahil sa nakakaawa sila, kundi dahil nais ng Diyos na ipakita na siya ay hindi patay. Kahit ng Israel po ay miserable. Base sa nakikita ko, ang buong mundo ay naging napakasama. At ang mga nangungunang halimbawa ay ang relasyon ng parehong kasarian, yung homosexual marriage. Ito yung pagiging labis ng makasarili. Noon po ang bayan po ng Sodoma at ng Gomora ay immoral. At dahil doon, sinunog ito ng apoy, ng asupre, dahil sa mga homosexuals. Ngunit ngayon ang sitwasyon po yung magkatulad. Ang noon sa Sodoma ay pinakamaraming homosexual ay ang Tel Aviv sa Israel. Pinakamaraming bilang ng mga homosexuals doon. Sa United States naman po, syudad ng San Francisco ang may pinakamataas po na bilang. At pula sa mga Hudyo, marami sa kanila ang nagsasabing, hindi ko kilala ang Diyos, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ang mga kabilang sa Judaismo ay naniniwala sa Diyos. Subalit hindi naman sila naniniwala kay Jesus. At hanggang ngayon hindi pa rin. Sinasabi nila na ang Jesus na namatay sa krus ay hindi ang Kristo. Nagpunta po ako doon sa lupain ng Israel sa pangatlong pagkakataon noong 2002. Nagpunta ako doon upang mangaral sa mga Hudyo. Pagkatapos matipon ng 20 pastor ng mga Hudyo at kanilang mga asawa, nagkaroon ako ng Bible seminar sa Kibbutz Hotel sa dalampasigan po ng dagat ng Galilea ng ilang araw. At nagpunta ako sa ilang mga lugar kung saan sila nagtuturo at nangangaral ng salita. Inakala ko po na ang mga Hudyo'y naniniwala kay Jesus ay mga ligtas na. Ngunit hindi pala ito totoo. Labis po ako na dismaya. Bakit po? Halos lahat ay Pentecostal Church. Hindi man lang nga nila alam ang tungkol sa walang hanggang katubusan. Ang mga naniniwala sa Judaismo inusig at pinatay ang mga naniniwala kay Jesus. Kung ganun, bakit pinrotektahan ng Diyos ang mga Israelita nang natalo nila ang makapangyarihang mga Arab forces at ibinalik ang kanilang lupain? Kung hindi man lamang nga sila nagsisi sa kanilang kasalanan at pagpatay kay Jesus doon sa krus, kung hindi naman nila sinusunod ang salita ng Diyos at naging napakasama pa nga ngayon, ano pong dahilan? Maging sila man ay bumagsak o hindi, ang katotohanan na ang bansang Israel ay ang piniling bayan ng Diyos ay hindi po mababago.
Hindi sila pinili ng Diyos upang dalihin sa langit, kundi upang magpatotoo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kasaysayan ng bansang Israel. Upang mapatunayan po ito, kung susundin nila ang salita ng Diyos, sila'y pagpapalain. At kung susuwayin nila, sila'y susumpain. Kapag nangako po ang Diyos, tiyak na tutuparin niya ito. At ang kanilang pagbagsak o pagkatagumpay o panunumbalik ay dahil lahat sa Diyos na siyang namamahala sa likod nila. Ito po ang dahilan kung bakit pinunumbalik ng Diyos ang bansang Israel. Upang ipakita sa mga tao na, oh, kahit na ang bansang Israel ay nawasak, buhay pa rin ang Diyos. Kaya ngayon, ano ang dapat gawin ng isang born again? Gaya ng sinabi ni Jesus, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya ngayon, kung tunay nga tayong mga anak ng Diyos, kahit na ang bayang Israel ay bayan ng Diyos, hindi sila mga anak ng Diyos, maliban na sila ay maligtas. Tayo ay mga tunay na anak ng Diyos, Ama naming nasa langit. Kung ganoon, sasabihin ng Ama, halika, anak ko. Sasabihin natin, sambahin nawa ang pangalan mo. Kung ganoon, ano ang sasabihin ng Diyos? Kailan mo sinamba ang pangalan ko? Takanungin niya po ito, paano natin sasambahin ang kanyang pangalan? Dapat tayong mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Dapat po ang inyong buhay ay maging iba. Kaya sa Mateo, sa chapter 5 verse 48, kaya't kayo ngayon maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Nangangahulugan po ito na dapat kayong maging mga banal at sakdal gaya ng inyong Ama na nasa langit na banal at sakdal. Lahat ng ating salita, kilos at puso at ang ating buhay ay dapat na mabago upang marinig natin, oh, ikaw ang anak ng Diyos. Sa Mateo 5:16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang mga naligtas ay dapat na mag-evangelize sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, hindi lamang sa mga salita. Kapag nakita ng sanlibutan ang mga ginagawa nating mabubuti, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Minamasdan po tayo ng mga hindi mananampalataya kung namumuhay tayo ng iba mula sa kanila sa pananalita, kilos at lahat ng mga bagay na ating ginawa, sasabihin nila, oh, ang taong iyan ay mga tunay na anak ng Diyos. Noon, nag-evangelize po ako sa Gyeongsangdo. Mayroon po doong isang may-ari ng pabrika na gumagawa ng mga barko. Ang kanyang asawang babae ay isang deacon sa isang Presbyterian church. Inusig niya po ito ng labis. Bakit po? Dahil tuwing pagising niya sa umaga, wala na roon ang kanyang asawa. Saan ang pupunta ang asawa niya? Nagpupunta ito sa morning prayer. Kaya kinuha niya ang Bible nito, itinapon sa inodoro, at inusig siya. At isang araw, ang asawang babae niya ay naligtas at nagbago ng husto. Kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos sa kanyang bahay, gustong-gusto po talaga ito ng lalaki. Kapag may ibang tao na sinusumpa ang isang mananampalataya kay Jesus, sinasabi po nitong lalaki po na ito na nabago, ang aking asawang babae ay isang tunay. Dahil nakita niya po ang pagbabago. Inaayos niya ang bahay, nililinis ito, pinapakiusapan kami na magtipon doon. Dahil bago po nagsimula ang church noon, ang church ay nagsimulang mabuo sa bahay na iyon. Dahil nakita niya na ang kanyang asawa ay labis na nabago, na nasasabi po niya, kahit ang ibang Kristiyano ay peke, ang asawa ko naman ay tunay. At nagtungo po ako doon upang mangaral, nagtitipon ng mga hindi mananampalataya at nakikinig. At siya man ay lumalabas upang magsugal, umabalik kapag tapos na, at itinatanong po niya, sino ang naligtas? Kapag sinasabing mayroong naligtas, sinasabi niya, alam ko na makakatanggap ng kaligtasan ng taong iyon. Kahit na siya mismo sa sarili niya ay hindi nananampalataya sa salita, interesado siya sa ganoong mga bagay. At isang araw, dinala ko siya gamit ang aking sasakyan sa retreat center, sa isang retreat, at napakinggan niya ang salita noong retreat at siya po'y naligtas. Nakikita ng mga tao ang ating mga ginagawa at nananampalataya po sila. Alam niyo po ba ito?
Alam niyo po ba ito? Marami pong mapagkunwari mula sa mga Kristiyano. Napakarami po ng mga peke. Kaya paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano ang dapat nating gawin upang sambahin ang pangalan ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos ay dapat magkaroon ng banal na pamumuhay. 1 Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 14. Verse 14 hanggang 15. Unang Pedro chapter 1 14 hanggang 15. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Tulad ng mga masunuring anak, bilang masunuring mga anak ng Diyos, hindi namumuhay ayon sa masamang pagnanasa noong una, ang mga pagnanasa ng laman, mga pagnanasang sinusunod ninyo noong hindi pa ninyo kilala ang Diyos. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Ang tumawag ay nangangahulugan na kaligtasan, gaya ng Diyos Ama na tumawag sa atin, nagligtas sa atin. Kayo rin naman ay maging banal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Verse 16, sapagkat nasusulat, kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Ang pagiging banal ay ang pagkakaroon ng ibang pamumuhay. Bago tayo maligtas, namuhay tayo sa kasalanan na sinusunod ang pagnanasa ng laman, gaya ng ibang mga tao dito po sa mundo. Mula roon, iniligtas tayo ng Diyos at ginawa tayong mga anak ng Diyos at inihiwalay tayo sa sanlibutan. Inihiwalay po tayo. Sinasabi ng talata, ngayon, tulad ng masunuring mga anak, kayo'y maging sakdal gaya ng Diyos na nagligtas sa inyo ay sakdal. Ito po ay nakasulat sa salita ng Diyos sa verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Sa verse 17, kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahaton na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Kung kayo ay tatawag sa ama na sumisiyasat ng ating mga puso ng direkta na humahatol ng walang pagtatangi sa panahon ng inyong pangingibang bayan? Ibig sabihin, sa mundo pong ito, tayo po yung mga dayuhan. Sa sandaling panahon, tayo pupunta na sa Diyos, sa ating tahanan. Tama po ba? Namuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Bakit po? Dahil maaari tayong sumuway, maaari tayong magkasala, maaari nating malapastangan ang pangalan ng Diyos. Kung tinitingnan po ninyo sa Roma chapter 2, ganito po ang sinabi ng Diyos noong ang mga Hudyo ay gumawa ng pagkakamali. Sa verse 24, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hintil dahil sa inyo gaya ng nasusulat. Kapag sinasabi nating amang Diyos, pagkatapos sasabihin ng mga tao dito sa mundo, ano? Ligtas ka ba talaga? Anak ka pala ng Diyos? Kung ganun, tingnan natin kung totoo. Kung ang buhay natin ay taliwas, gusto ang kasinungalingan, sakim sa ibang bagay, kung gayon ay hindi sila maniniwala, at sasabihin, ano? Anak ka ng Diyos? Manampalataya ka na lang ng maayos bago mo sabihin sa akin yan. Dapat na maipakita natin sa kanila ang katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos sa ating buhay. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang Ama ay sasamba? Kung hasambahin lang natin ang Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, hasabihin lang natin ganito, pagsamba na ba ito? Dapat tayong mamuhay na hiwalay sa sanlibutan. Kung tayo mamumuhay ng hiwalay na pamumuhay, kung gayon ang amang Diyos ay sasambahin at luluwalhatiin. Kaya sa Mateo 5:16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Sinasabi rito na upang maluwalhati nila ang Diyos sa pamamagitan ng ating mabuting gawa at kung tayo ay kumikilos ng mali, ang pangalan ng Diyos malalapastangan.
Ikalawang Korinto po, tingnan natin sa chapter 6. Verse 17 hanggang 18. Babasahin ko po. Ikalawang Korinto 6, verse 17 to 18. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin, at kayo magiging ama, ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya nga lumabas kayo sa kanila. Ito po ay sinasabi sa mga taong ligtas mula sa kanila. Humiwalay sa mga makamundong tao. Ibig sabihin ay humiwalay na pamumuhay. Nalalaman ninyo kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan ninyo kung ang taong nagsasabing siya ay ligtas, subalit nakikisalamuan sa mga hindi ligtas na mga kaibigan at nag-uusap patungkol sa bagay na hindi malinis at kung minsan ay umiinom ng alak at kumikilos ng mali. Wow! Ang cool mo naman! Bagaman ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, malaya kang umiinom ng alak, nakikisama sa mga kaibigan, nag-uusap ng maruruming bagay, sama-samang nagtatawanan. Wow! Ang cool mo talaga! Kung pupunta ka sa church, kumikilos na gaya ng mananampalataya. At kung kasama na ang mga hindi mananampalataya ang kaibigan, kayo rin ay nagsasayang kasama nila. Wow! Ang cool mo! Subalit sa isip nila, sinasabi nilang peke ka. Ikaw muna ang manampalataya ng maayos. Subukan po ninyo na mag-evangelize ng ganito kung may visa o wala. Dapat kayong mamuhay ng hiwalay na pamumuhay sa sanlibutan. Kung kayo ay malino na namumuhay ng hiwalay na pamumuhay, hoy, naging hangal ka. At walang nagagawa dahil sumampalataya ka kay Jesus. Ibinubuhos rin nila sa liig ninyo ang alak kung hindi kayo inom ng alak. At hindi pa rin kayo inom ng alak at sasabihin, hindi ako umiinom ng alak. Bakit hindi kayo inom ng alak? Sa mga panahon ito, may iba akong iniinom. Anong bagay na yun na iniinom mo? Umiinom ako ng lumang tipan, pati ng bagong tipan. Pagkatapos sabihin nila, ikaw ay sumasampalataya kay Jesus. At pagkatapos kung sasabihin ninyo nang may katapangan na, oo, sumasampalataya ako, ano naman ngayon? Pagkatapos sa panlabas, ay maaaring sabihin nila ang masamang bagay tungkol sa inyo, subalit sa loob nila, natatakot po sila, may kakaiba na sa taong iyon. At gugustuhin po nilang malaman kung ano iyon. Kaya dapat tayong mamuhay ng hiwalay na pamumuhay. Tingnan po ninyo yung paniki. Hindi nyo alam kung ito ba ay ibon o daga, kung ano ba. Dapat ay maliwanag na maipakita at maipahayag natin sa katotohanan sa mga tao ang katunayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Dapat tayong mamuhay na hiwalay. Kaya nga lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo sabi ng Panginoon at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Huwag dapat humipo o kumilos ng ganito. Ako'y magiging ama sa inyo at kayo magiging aking mga anak na lalaki at babae sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay magiging anak ng Diyos kung gagawin natin ang gaya po nito, kundi ang mga gaya nito ay isang katibayan na tayo ay mga anak po ng Diyos. Kung tatanggapin natin ang Panginoon, kung gayon ay tatanggapin rin tayo ng Panginoon, ano ba ang ibig sabihin ng at kayo'y aking tatanggapin? Ibig sabihin, dapat tayong mamuhay ng karapat, dapat bilang mga anak ng Diyos. Ama naming nasa langit, ito ay hindi lamang ako, kundi mayroon ring isang grupo na tumatawag sa Diyos Ama. Isang grupo, Ama naming nasa langit, sambahinawa ang pangalan mo. Kung mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, mabubuhay ng buhay na hiwalay sa mundong ito, ipinapangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon at isinasagawa ng ganito ang gawain ng Diyos, kung gayon ang pangalan ng Diyos ay maluluwalhati. Alam niyo po ba ito? Maraming oras na po ang lumipas habang patuloy po akong nagsasalita. Kaya ngayon, nalalaman po ba ninyo kung gaano kahalaga ang kaligtasan na natanggap po natin at kung gaano kadakilang bagay na tayo naging anak ng Diyos? Maging ako po, hindi ko po ito nalalamang maigi, subalit paunti-unti ay nalalaman ko po ito. Dapat nating purihin at luwalhatiin ng Diyos dahil sa dakilang kaligtasan po na ito. Kamangha-manghang gawa ito na ginawa ng Diyos para sa ating mga tao. At ngayon, namumuhay tayo na karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos at luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong dakila at kamangha-manghang biyaya. Sapagkat inibig mo po kami ng mga naligaw at lumayo sa iyo at mga hindi nakakakilala sa iyo. At ang Panginoon ay tumanggap ng sumpa at kahatulan na dapat na kami ang tumanggap. Hinugasan mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng mahalagang dugo ng Panginoon
At iniligtas kami na wala ang aming anumang gawa. At inihiwalay kami bilang mga banal. At pinagkalooban kami ng buhay na walang hanggan at pag-asa. At ginawa mo kaming mga anak ng Diyos. Kaya't pakiusap, gabayan mo po ang aming buhay upang makapamuhay kami sa natitira naming buhay na karapat dapat bilang mga anak ng Diyos. At maluwalhati namin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming buong buhay. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.